aking hamon sa mga ospital ang enhanced community quarantine. Maraming health worker ang naipit sa checkpoint o kaya'y walang masakyan papasok. Kaya sa ilang ospital, maghapon at magdamag ang duty ng staff na wala pang karelyebo. Narito ang report ni Ivan Mayrina. May isang oras ang nag-aabang na masasakyan si Genevieve Labordo nang aming makita sa San Mateo Batasan Road sa Quezon City. Nurse siya sa Philippine General Hospital at ang mga tulad niyang health workers. Una dapat sa listahan na ma-exempted sa enhanced community quarantine. Pero paano sila papasok sa trabaho kung kansiladong pang publikong transportasyon? Medyo tagilid kami sa staffing eh. Kasi yung iba nasa Bulacan, nasa Cavite, hirap ang masakyan. Wala masakyan sila. Kaya ako kasi pipilitin ko kasi ako ang charge sa unit ngayon. Hindi ako pwedeng mag-absent eh, kasi meron kaming panunumpa na yung, alam mo na, di ba? Ang doktor na ito naman, naipit sa checkpoint sa Pasig. Gaano katagal na po? 3.5 hours. 3.5 hours? 3.5 hours. Alas 5 pa, nandun na kami. Opo, eh, nasa na po yung sasakyan nyo? Nandun pa, alas 5, hindi kami makapunta dito. Sa East Avenue Medical Center, ganito rin ang naging sitwasyon. Matapos maipit ang mga medical staff sa mga checkpoint o kung nakalusot, wala namang masakyan. Nagtalaga muna sila ng isang lugar sa ospital para maging pahingahan ng kanilang mga staff na maghapon at magdamag na naka-duty. Meron lang hangganan yung kanilang katawan. So ang ginagawa namin, right now, pinagpapahinga na namin sila. And then yung mga dumating, sila ang nai-utilize ngayon. And then we also set up a accommodation para within the hospital kung saan sila pwede magpahinga, magpalakas. Ayon sa Malacanang, agad nilang i-deploy ang mga truck ng Army nang malamang maraming stranded maging sa mga frontliner. Ang MMDA agad din daw nag-deploy ng mga bus. Dahil wala talaga masakyan, nagpasya kaming ihatid si Nurse Genevieve sa PGH. Sa loob ng sasakyan, sinikap naming obserbahan ang social distancing. Si Nurse Genevieve nakangiti na magpaalam sa amin pagdating sa PGH. Buong tapang nasasabak sa sinumpaang tungkulin sa gitna ng banta ng COVID-19. Ivan Mayrina, GMA News.